Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Ngayong araw na to, tuturuan ko na naman kayo ng isang masarap na pagkain. Kaya mga kaibigan, halina kayo at panoorin nyo ang aking channel. Welcome back to my YouTube channel. Ngayong hapon na ito, tuturuan ko na naman kayo kung paano magluto ng isang masarap na merienda. At ito ay ang pangmasang merienda, ang pandesal. Pero kailangan nating i-level up ang ating pandesal, mga kaibigan. Kaya ang gagawin natin ngayong hapon na ito ay ang ube cheese pandesal. At ating mga sangkap, mga kaibigan, ay ang 3 cups na all-purpose flour, 3 tablespoon na butter. Kailangan po natin ng maligamgam na gatas, 1/2. Kailangan natin ng itlog, dry yeast, salt, ube jam. Kailangan natin ng cheese. Ganito po yan. Tapos, kailangan natin ng ube flavor. Mamaya po, mga kaibigan, kailangan natin ng bread crumbs. Yung pampandesal po ito, mamaya. Kailangan natin po yung ganito. Tara po, mga kaibigan, gagawin na po natin ang ating pandesal. Then, umpisahan na natin gumawa ng pandesal. Kailangan natin ihiwalay yung asin at saka yung dry yeast. Ang una ko pong nilagay ay yung asin. Kailangan po natin ay wag natin silang pagtabihin. Yan. Susunod po natin ay halo-haloin natin. Tapos, ilalagay ko po mga kaibigan ay yung itlog. Ilalagay ko po yung itlog. Susunod po ay yung ating gatas. Tapos ilalagay ko po yung butter. Yan. Kailangan ito natin halo-haloin, mga kaibigan. Mga kaibigan, tinanggal ko na yung aking gloves. Kasi mas mabilis kapag walang gloves. Di bali mga kaibigan, nagugas naman ako ng aking kamay. Ngayon ay lalagyan na po natin ng flavor na ube. Papatakan ko na po siya, mga kaibigan. Kikita nyo naman, mag-iiba na siya ng kulay. So, ito na mga kaibigan. Namasa ko na siya hanggang malambot. So, i-rest na po natin ng 1 hour. Nilagyan ko po siya ng oil para hindi dumikit. Tapos, tatakpan po natin ng malinis na tela. Babalikan ko po kayo mga kaibigan. Tatakpan natin ng malinis na tela. Yan. After 1 hour, babalikan ko kayo. Mga kaibigan, after 1 hour, ito na siya. Nag-double na po yung size niya. Yan. Oh, ganyan na siya. Yan.
Okay na po siya. Mga kaibigan, nakalimutan kong lagyan ng asukal. 1/2. Kaya ihalo ko na lang po siya. Ulit. Kailangan natin ng 1/4 na asukal. 1/4 cup. Tapos, maya-maya po ay hahatiin na natin. Lagyan na natin ng cheese at saka yung ube. So, mga kaibigan, lagyan ko na po siya ng ube at saka yung cheese. Yan po. Tapos tapos ipapagulong natin dito sa breadcrumbs. Ganyan, ulit-ulitin lang natin siya, mga kaibigan. Yan. Wala po akong sukatan. Wala akong wala akong sukatan. Kaya tsamba-tsambahan na lang natin yung sukat. Ganyan, ulit-ulitin lang po natin, mga kaibigan. So, ayan mga kaibigan, nakagawa po tayo ng 10 piraso. So, i-rest muna natin, mga kaibigan, takpan natin ulit kahit mga 10 minutes lang bago natin siya iluto. Balikan ko po kayo, mga kaibigan. Charon! After 10 minutes, ayan, lumaki pa sila. Pwede na natin siyang iluto. Iluluto po natin ng 180 degrees Celsius ng 20 minutes. Tara po, iluto na natin. Ayan, mga kaibigan, iluto na natin ng 20 minutes sa 180 degrees Celsius. 180, 20 minutes, mga kaibigan. Pasensya na, ang size ng aking pandesal ay hindi pantay-pantay sapagkat wala po tayong kiluan. Yan, ganyan na lang siya. So, mga kaibigan, balikan ko po kayo ng after 20 minutes. Yan, mga kaibigan, after 20 minutes, naluto na ang ating ube cheese pandesal. So, tikiman na. Kaibigan, pasensya na, hindi na siya pare-parehas. So, yan, tignan na natin kung ano ang nasa loob. Ganyan siya, mga kaibigan. Wow, ang sarap. Ayan, oh. Diba? May ube, may cheese. So, ang sarap. Tikman na natin. So, ito na, mga kaibigan, ang ating ube cheese pandesal. Ayan.
Ang sarap po. Sana mga kaibigan nagustuhan nyo ang aking itinurong video ngayon. So please support my channel. Don't forget to comment, like, and share. And also please don't forget to click the bell notification down below para lagi po kayong ma-notify kapag may mga bago po akong in-upload. Salamat po sa panunood. Bye! Hanggang sa susunod na aking mga vlogs.